sa mga teachers ngayon. Diba, bawal nyo ng... Basta. Bawal na. So, hirap na sa kanya. Kumbaga, yung pasensya mo talaga, ma'am. Kailangan hanggang bahay, mayroon kang reserva. Ganon. Kaya ganon din sa mga parents. So, ito po yung objective natin. Parang natin i-define kung ano ka. Define and analyze behaviors. So, kailangan maintindihan po natin ano ba talaga yung tinatawag namin na behavior. Yung susunod po is maintindihan natin paano po nangyayari yung pag-modify natin yung behavior. So, yung next, kailangan po maintindihan natin ano po ba yung role natin, bawat isa, dun sa pag-manage ng behavior ng bata. Kasi, common po na naririnig namin, ma'am, sa inyo, sumusunod. Sa bahay, hindi. Sa school, sumusunod. Eh, ano po ba pinakain nyo dyan? So, yung para lang alam niyo po kung paano nagiging proseso. Susunod, yung paano po natin matuturo yung behavior modification na mag-i-increase po yung gusto nating maging behavior ng bata, magkakaroon po ng bagong behavior na maganda sa bata, at mababawasan natin yung mga hindi natin gustong behavior ng mga bata. Okay, so, una po is, ano po ba ang behavior? Ang behavior, ito po yung kung ano yung sinasabi ng tao at ginagawa. So kasi may times na sinasabi mo, pag-describe mo sa kanya, galit siya. Hindi po yun yung behavior. Hindi po behavior yung galit. Define niyo po yung kung ano yung ginawa niya. Kasi kung sasabihin mo galit siya, sinipa niya yung pinto, tinadyakan niya ako, sumigaw siya, yun yung behavior. Sinipa yung pinto, tinadyakan ka, sumigaw. Yun yung behavior ng bata. So, yun po yung dapat na baguhin natin dun sa bata. So, ang characteristic po ng behavior ay, ito po ay nag-i-involve ng actions or paggawa. Kailangan po ginawa niya. Kaya nga po, kailangan yung behavior natin, yung sinipa, sumigaw, at saka yung nagdabog siya. Yan. Yan po yung action. Yan yung tinatawag natin behavior. Yung behavior na to, nasusukat po namin yan. Kasi po, may mga times na yung bata, 30 minutes na siyang umiiyak, 30 minutes na siyang nagagalit, 30 minutes na siyang sumisipa. So, yun po yung nasusukat. Kung gano'ng kadalas. So, pagka may gusto siya, nalaro ka, tapos hindi mo binigay, yun. Kaya doon, yung situation na yun, doon nakikita yung behavior ng bata. So, gano'n po katagal? Yeah, so 30 minutes. Gano'n ka-intense? Dati umiiyak lang, ngayon may pasuntok-suntok pa. May padabog-dabog pa, mayroon pang pahiga-higa sa sahig. So, yun. Gano'n yung intensity? Yung latency, gano'n po kabilis yung pag-transition bago magbago na naman yung behavior niya. So, yun po yung characteristics ng behavior na to. So, pag nakita niya po sa anak niya, titignan niya na timing niya na. Ano bang tagal itong umiiyak? Tapos, gano'n ba kadalas? Ano ba yung mga situation na ito yung nagiging behavior niya? Bakit siya nagagalit? Bakit siya nalilipa? Bakit siya na sumisigaw? Bakit siya nagdudura? Bakit siya nananabunot? So, yung mga yan, kailangan i-note niyo po. So, ito yung behavior na to, na-observe, hindi lang na mabuglang, na-observe po ng maraming tao. So, lahat ng mga kakita sa kanya, pare-pareho po kayong nakita. Nalipa siya, nanuntok siya, nanabunot siya. Pare-pareho po kayong nakita. At pare-pareho niyo siyang kayang i-describe na kung paano niya ginawa. Tapos, sa susunod, ito po ay nag-create ng impact. Kasi, pansinin niyo po, yung mga bata, mas madalas silang ginagawa itong behavior na to sa labas, ng bahay. Ang tawag po ng lola ko dyan, nagpapasikat ka na naman sa labas. Nagmagawa ka na naman ng palabas dito. Yan po yung usual na lang nangyari. So, ang behavior na to, meron pong A, B, at C. Yung A po dyan, yung antecedent. Ano yung dahilan? Yung B, ano yung behavior? Ano yung kinalabasan? At C, ano po yung naging consequence?
Kasi po, hindi po namin pwedeng sabihin na ama may namalusa. Hindi po pwede na yung management ko sa isang batang to na namalo ay pareho dun sa isang batang na namamalo din. Kasi magkaiba po sila ng ugali. Iniintindi po natin kung paano magiging effective yung isang strategy sa batang to, tapos yung isang strategy na ginawa natin dito, hindi effective sa kanya. So, kailangan nyo na panibagong strategy. So, ganun po yun. Hindi po pwedeng maging recipe yung pinibigay namin na management doon sa mga bata. So, ayan po yung antecedent, yung stimulus, saan nagmula yung pangyayari. Yung behavior, ano po yung naging response ng bata. Tapos, yung C, ano po yung naging kinalabasan ng behavior niya. So, una rin, ito po, isang scenario. Ito, medyo, ano to eh, madalas nangyayari. So, si Jake, gusto niya namang hingi ng pera. So, si Jake, pag nanghingi sa nanay niya, binibigyan siya. Pero pag si Jake nang hingi sa tatay niya, hindi siya binibigyan ni tatay. Sa tingin niyo po, kanino mamihingi ng pera si Jake? Kay nanay o kay tatay? Kay nanay. O diba ang dali natin sumagot? Kay nanay! Kasi si nanay nagbibigay. Si tatay hindi. Kahit naman sino sa atin, hindi ko pagbigyan ni mama, uulit ka? Diba hindi na? Eh, kay nanay pwede ng pwede. Eh, di nanay ako manghihingi. So, yun po yung sagot dun sa yung parents na, eh, kasi man, kay papa na sumusunod sa akin, hindi. O kaya, kay papa, pag hinatid dito, okay siya. Pag kay mama, gusto po nagahari matay sila sa labas. Kasi simple na. Kasi kay mami po, kung pwede yung ganung ugali. Kay daddy, hindi. So, para mo maging pantay, para po sumusunod din nanay at kay tatay, kailangan po kung ano yung pinapakita ng tatay, ganun din po yung gagawin ni nanay. Yung minsan, ma'am, ang nagsaspoil kasi dyan yung papa niya. Yan, yung sinasabi ng mga magulang, yung daddy niya kasi dyan talaga, yun talaga yung dapat yun yung naging dapat itera mo dyan yung tatay eh. So, pag pumunta si tatay, ay hindi ho! Yung mami niya talaga yan! Kasi, pero pansin namin, hindi sila magsasabay dumating. Kasi wala na silang magpapasaan. Ganun. So, yun yung usually narinig namin. So, nangyari po kasi dyan, ang analysis namin dyan, ito ang antecedent. Nandyan si mami, nahingi ng pera, binigyan. So, si daddy nandyan, humingi siya ng pera. Pareho lang yung action na ginawa niya. Pansinin niyo po, ang behavior ay action. So, yung panghihingi po ni Jake, pareho lang makikita niyo sa situation na to. Pero yung outcome, magkaiba. Dahil yung isa na pagbigyan, yung isa hindi. So, magkaiba rin yung response ng bata. So, si Jake, nahingi lang nahingi kay mami at never na nahingi kay daddy. So, simple lang. Pareho lang yung ginawa ng bata, magkaiba lang ng reaction sa kanila. So, ganun. So, yan po yung tinatawag namin na ina-analyze ang behavior. Kaya minsan, mapapansin nyo po, pag nagpapatera po yung bata, ano po bang nangyari? Kala mo, sismosa lang kami. Kala mo, gusto lang namin makiusisa. Kala yun yung tinitignan namin. Kasi, paano po ba yung naging reaction nyo? Merong bata na nanghampas, o kasi cute siya, yung maliit pa siya, okay lang, tumawa-tawa ka. Nung lumaki na siya, hindi nahampas ang tawa mo. Mami, nagbalos na niya ako. So, ganyan-ganyan kasi yun. So, pero pag napansin mo, pareho lang yung action ng bata. Hinampas niya, tumawa ka, ulit-ulit niya. Eh, yung isang tao, hinampas niya, hindi siya natawa. Alam niya, mali yun, sinabihin yung bata mali. Mapapansin mo yung bata, ilagdan sa nagsalita. Pero dun sa hindi, o di happy-happy kami, mapasa kami dito. Ganon. So, ganon po yung usual na nangyayari. So, ang behavior modification po ay ina-analyze natin at binabago natin yung behavior. So, ano po ang role namin as OTs para sa ganyan?
So, kami po yung nag-i-implement ng iba't ibang klaseng strategy na pwede nyo pong gawin sa bahay, sa school, at kahit